request ko kayo magbuklat ng inyong mga Bibles. Okay? Kung nandyan ang mga Bible ninyo, let us read. Okay? Matthew chapter 20. Matthew chapter 20, beginning at verse number 1 up to verse number 16. Mahaba ho ito. So, salit-salitan tayo. Amen? Sabay-sabay tayo sa verse 16. Ako magbabasa una verse number 1. Okay, nandyan na ba? Tutal, kayo na may nakaupo, i-request ko muna kayo tatayo. Okay, sa pagbabasa natin. After ng reading of the scripture, we will pray and then you can sit down and listen carefully and write down something, take notes and let your heart understand the message. Have an attentive listening ears and concentrate on the message para kung anuman ang i-revealed sa inyo ng Panginoon ay na spiritual blessing ay makuha ninyo. Verse number 1 now, Matthew chapter 20, verse number 1, up to verse number 16. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. And he went out about 6 and 9 hour and did likewise. They say unto him, because no man hath hired us. He saith unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that will ye receive. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house. But he answered one of them and said, friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Is it not lawful for me to do what I will with my own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be the first, and the first last. For many are called, but few are chosen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, let us pray. Abang banal, dakilang Diyos, through the verses that we have read this morning, we pray that you will give us some principles and standard for us to recognize as we serve you. Pagpalain po ninyo at i-bless ang bawat isa nandito. And Lord, the message, let it be that through this, Lord, ang lahat ng mga needs, spiritual needs ng inyong mga anak will be provided and will be fed. Lord, we want a good feeding. And Lord, kayo ang makagagawa nito. Tulungan niyo po ako na inyong lingkod na maipahayag, ibigay niyo ang tamang kaisipan, ang tamang mga salita, ang tamang mga pangungusap upang ang inyong mga anak ay mapakain at malagaan ang kanilang espiritual na kalusugan. Panginoon, kumilos po kayo, mangusap po kayo, Panginoon, at kami po ay
magtitiwala ng lubusan sa inyong provision ngayong umaga. Kiniklaim namin ang victory and success dahil ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. And all the people say, Amen. Okay? Ngayong umaga, you may be seated. I want to challenge you by giving you a message entitled, The Master are Looking for Laborers. Okay? Sa verse 1 yan. The Master are looking for laborers. For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. So, dito mga kapatid, makikita natin ng ating Panginoon nangangailangan ng tamang instrumento. Okay? Para gamitin niya sa pangkanyang paglilingkod. And I hope and I pray lahat tayo mag-desire na maging kagamit-gamit. Amen ba? Isa sana tayo sa mapilian. Isa sana tayo sa tawagin. Amen? Bakit po? Kasi ang pinaka-purpose ng buhay natin ay walang iba kundi ang kanyang pinaka-main focus ng life dapat ng tao, lalong-lalo na ng niligtas ng Panginoon, ay ang mapaglingkuran ang Panginoon. At wala ng iba. Upo, ang purpose ng kaligtasan natin ay katapatan ng paglilingkod. The purpose of salvation is service. Oho, kung hindi tayo ligtas, lahat ng ating gagawing kabutihan ay walang mangyayari, walang magawa. You just move. Sige. Ito. Yan. Sige. Dali. Come on. Yan. Eh dito. Marami pang space dito. Ayan. Hindi na puno. Yan. Okay. Good. Now, tandaan niyo mga kapatid, we are saved to serve. Kaya tayo iniligtas para makapaglingkod. Hindi ka pwedeng maglingkod kung hindi ka ligtas. Bakit? Walang saysay eh. Sabi nga doon, wala tayong righteousness from by our own kasi ang sarili nating katuwiran, filthy rugs lang in the sight of the Lord. Therefore, kailangan iligtas tayo ng Panginoon. Nung tayo maligtas na, sabi niya dito, ngayon ay kanyang workman that must serve Him. Tingnan natin, verse muna. Wala dyan. Ephesians chapter 2, verse number 8. Okay? 9 at saka 10. Ang sabi ay ito, For by grace, what? Are you saved through faith? Di tayo naligtas sa sarili nating gawa. Okay? It is not of yourself, it is the gift of God. Verse 9. Napakaliwanag. Kaya yung mga taong nag-aasa sa iyo na mabuting gawa, hindi talaga uubra. Kasi sabi niya, not of works. Sa grace tayo ng Diyos naligtas, hindi sa mabuting gawa. Bakit po? Dahil kung sa mabuting gawa tayo naligtas at gawa natin, mga kapatid, tandaan niyo ito, number one tayong mayabang. Why? Kung sa gawa, lest any man should boast. Siguro, kung sa mabuting gawa tayo naligtas at punta tayo sa langit, pagdating doon sa langit, lahat ng tao na nakarating sa langit, mapupuno ang langit ng kayabangan talaga. Bah, ako, hindi ako pupunta dito sa langit kung hindi ako gumawa din ng mabuti. Tama, hindi. Amen? So, magmamalaki ka talaga. Magmamayabang ka talaga kung sa sarili mong gawa. Kaya ang sabi na ng Bible ay ano, hindi tayo naligtas sa ating mabuting, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. By the grace of God, we're saved. Okay? Not of works, lest anyone should lose. Pero tingnan nyo sa verse 10. Verse 10. Ano sabi? For we are His workmanship. Pansinin nyo yan. Created in Christ Jesus unto good works. Yan o? Hindi ko alam. May Diklat Bible ba dyan? Itagalog? Wala? Okay? Hindi, sa computer. Hindi ko basahin nilang sana dito. Mayroon ba? Ha?
Try mo nga to. Tamang-tama, naalaala ko ito. Let it be ganun, ha? Sa easy worship natin, maglagay kayo ng Tagalog. Para kung gusto ko basahin sa Tagalog, i-plus kanyo yung Tagalog. Tama, no? Oo. Ay, si tatay, may dala Tagalog eh. Mm. Anong sabi sa Tagalog, Tang? Sige nga, pakibasa. Pakibasa sa Tagalog. Ephesians chapter 2, verse number 10. Makaiba ngayon, no? 2:10, ano sabi? Yun. Yun. Yan. Upang siya nating lakaran. Sapagkat, ten. Sabi, kanya tayo, sapagkat tayo'y nilalang, yun, tayo ay kanyang gawa. Mas maganda yung Tagalog na ganyan eh. Ito, medyo makuan eh. Medyo 10 lang sana, pero parang masyadong kanyan, masyadong mababaw. Hmm. Maganda yung Tagalog ni Tatang eh. Oo. Sapagkat ang Biblia na Tagalog. Tama ba? Oo. Sapagkat tayo ay kanyang gawa. Ang ganda. Oo. We are created by God. Okay? Kanya tayong gawa. Ang ganda eh. Oo. Para sa mabubuting gawa. Ang ganda. No? Upang siya nating lakaran. Pambihira naman. We are His workmanship created by Christ, in Christ Jesus, unto good works, with God, which God hath before, that we should walk in them. Oh, hindi nga po tayo naligtas sa mabuting gawa. Pero tayo po ay niligtas o ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Na siya dapat nating lalakaran. Ang ganda. Oh, kaya mayroon silang kasabihan eh. We are not saved by works, but those who are saved must maintain good works. Ayan. Hindi tayo naligtas dahil sa gawa. Pero, pag ikay ligtas na, dapat kang gumawa ng mabuti. Why? Kasi kailangan yun. Yun ang ebidensya. Yun ang proofs na makita ng tao na tayo po'y binago bagong nilalang na kay Kristo. Kaya kung yung mga dating mga ginagawa natin, mga pangit na gawain, mga pangit na salita, mga pangit na mga ugali, lahat yan, sabi, lilipas lahat yan. Lilipas, babaguhin ng Panginoon. Para yatang, oy, huwag niyong ugaliin kumain sa loob simbahan. Rebukin ko na kayo. Ha? Yan ang una, tuli. Pasensyaan ko muna kayo ngayon. At least una pa lang to. May warning daw eh. Warning, pangalawa, huwag niyong ugaliin. That is not a good thing to do. Lalo-lalo na nag-worship tayo eh. Amen ba? Amen? Pakiusap lang po. Opo. Tabi-tabi. Pota matakid. Ah? Opo. Please. Dahil, kuha na lang ninyo. Tapos. Pasan simba. Balik tayo dito. Okay. Sana ba tayo? Bad works yan. Hindi created unto good works yan. Bad works yan. Amen? Okay. So, naunuhan nyo mga kapatid, niligtas tayo para maglingkod. Okay? So, ang Diyos naghahanap ng mga tao na maglingkod ng maayos. Yun ang hanap niya. Okay? The master are looking for laborers.
Okay? Now, our Lord and Master are looking for right and proper instrument. Kailangan niya ng instrumento eh. Okay? Kaya mangungusap siya sa iyo, sa akin, at sa sinumang tao dahil kahangad ng Diyos na ang kanyang mga niligtas ay kanyang gagamitin. Para, ano? Para ang marami pa ang mabenefit sa kanyang favor. Amen? Gagamitin tayo parang daluyan. Amen? Daluyan ng pagpapala ng Diyos para yung iba naman makaabot sa kanila. Amen? Amen? So, God is looking for laborers or instrument in His vineyard of service. He's looking for servants and laborers that He could be trusted. Kahit na kayo naman siguro, kung nagtatrabaho kayo, kung kayo ay empleyado, gusto mo pagkatiwalaan ka ng kumpanya ng mas malaking trabaho? Tama, hindi? You desire promotions, amen? Trust yun. Amen? Hindi mo kakilalang tao pagtitiwalaan ka. Ba, ganun din si God. Hangad niya nung kanyang mga anak could be trusted. So, He's looking for that with more and much leadership. Kanyang pagtitiwalaan eh. Nang mas higit pa. So, kinakailangan mapatunayan natin na karapat dapat tayong pagtiwalaan ng ating Panginoon. Amen? Patunayan natin. At sa pamagitan lang po yan ng paglilingkod natin, mapatunayan natin sa Kanya. Okay? At kung gaano ka-pure ang ating kalooban at ang ating puso. Amen? Okay? Now, they must be proven and tested according to verse number 16. Sabi doon sa verse 16 ay ano? Okay? So the last shall be the first. And the first last. For many are called, but few are chosen. Pag binasa ninyo yung dyan, sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. That whatsoever you ask in the Father in my name, He may give it you. Ang principles ay ito. Ang Diyos ay naghahangad ng mga tao na Kanya lang tatawagin at Kanyang pinipili doon sa mga tinawag yung nais niyang maglingkod. Okay? So, mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin na ang ating Panginoon ay naghahangad na tayo ay hindi lang niya tatawagin kundi Kanya ding pipiliin. Naunawaan ba? Iba yung tinawag, iba yung pinili. Ipaliwanag po natin yan. Okay? Papaano? Okay. Call. There are two kinds of calling. Dalawang klaseng pagtawag, mga kapatid. Okay? Una, the calling in salvation. Tinawag tayo out of darkness into His marvelous light. Mula sa putik, mula sa kasalanan, dinala mula sa kadiliman, dinala sa liwanag. Calling, tawag niya the calling of salvation. Okay? Being a lost sinner, now, nagiging, ano, saved, saints na. Gawa ng Diyos yan. Yan ang unang pagtawag sa atin. Binigyan tayo ng kaligtasan. Okay? Ha? Mayroong another calling, the calling for service. The calling for service. After na ikay niligtas, tinawag ka sa kaligtasan, ang sunod na po ay tatawagin ka rin sa paglilingkod. Okay? Now, what we are today, what we are talking, kulang ah, today, is the calling in service. Ang ating pag-uusapan at ang nakasaad po dyan sa teksto natin, yan po ay panawagan sa paglilingkod. Ano yun? Pipili ang Diyos. Doon sa tinawag niyang mga laligtas, pipili siya ng maglilingkod. Ilalagay niya sa leadership. Okay? So ngayon, sana bawat isa sa atin ay patunayan natin na karapat-dapat tayo. Amen ba, mga kapatid? Hindi lang tayo tawagin, ba tayo ay pipiliin pa?
Yung sabi ng Panginoon, hey, ang daming tinawag. But few were chosen. Sana hindi lang tayo natawag sa kaligtasan, kung inapili din tayo ng Diyos na maglilingkod ng tapat. Amen? Amen? Okay? So, chosen. Ano ang chosen? Sabi niya, among the called, God will choose or select servants that have proven themselves by their service. Okay? Now, that would be based upon the heart and the spirit of that servant. Nakabase yan sa puso. Okay? Sa spirit. Nakabase yan kung ikay may willing. Willing ka ba talagang maglingkod ng maayos o baka napilit ka lang? Hello? Willing ka ba talaga na magsamba na hindi ka napilit? Amen? Yun po'y napakaganda na maintindihan natin. Tinawag na tayo sa kaligtasan. Ngayon, ilagay natin halimbawa, no? Tao, niligtas. Pagkatapos ng kaligtasan, ay wala siyang desire maglingkod. Tanong. Kung mayroon mang ganyan, ha, ang tanong ay ito. Sa inyong pananaw, may utang na loob ba yun? O walang utang na loob? Niligtas siya mula sa impyerno, tapos ay maglingkod? Come on. Ano masasabi nyo? Kayo mismo, kahit na hindi kayo ang sa kanyang pwesto, sabi, pambira naman itong taong ito. Hindi niya tiningnan kung gaano katindi ang kaligtasan kanyang kanyang natanggap. Libre. Amen? Amen? Hindi man niyang palagahan. Kaya sinabi ng Bible, neglect not, sabi niya doon, may verse na sabi doon eh, sa Hebrews yata yun na hindi mo dapat pagsisisihan. I-work out mo dapat, sabi nyo, work out your own salvation. Hindi work for salvation, ha? Work out your own salvation. Meaning, kung ikaw ay naligtas na, yung kaligtasan na yan, huwag mong pabayaan. Trabahuin mo yan, paglingkod mo yan. Sayang yan eh. Kung hindi mo yung gusto, dapat hindi ka nalang niligtas, bigay na natin sa iba, parang ganun ba? Pero imagine yung taong naligtas, pagkatapos ayaw maglingkod sa Panginoon. Anong klase? Nanuhaan nyo? Sa akin lang, pwede mo sa'yo, pabira mo, walang utang na loob to. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, ang isang Kristiyanong nasaved, dapat mayroon siya talagang desire. Willingness to serve the Master na siyang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Amen? Amen? At yun dapat ay ma-inculcate, yan dapat ay maging awareness, yan dapat ay maging puso ng bawat isang tinanggap si Kristo at nabigyan sila ng buhay na walang hanggan. Yan dapat ay hindi mapabayaan. Okay? So, that would be based upon the heart and the spirit of that servant. Kaya papasok tayo sa unang puntos. I-check ninyo, kayo magsusuri sa puso nyo, ha? Hindi ko hawak yung puso nyo. Ang hawak ko, akin lang. At alam ko kung anong puso ko. Ano yung heart's desire ko. Check natin. Amen? Unang-una, nais ko ipakita sa inyo ito. The laborer's agreement. Ano ang pinag-usapan? Sabi doon sa verse 2. Tingnan nyo. Sa verse 2, ang sabi ay ito. Okay. And when he had agreed with laborers, for a penny a day, he sent them into his vineyard. Amen? Ang pinag-usapan ay ito, a penny a day. Magtrabaho kayo mo. So, makita nyo, may iba't ibang oras. May tinawag, ang naka-agreed niya na magtrabaho a penny a day ay yung mga naunang laborers. Nanuhaan, yung mga nauna. Kung nag-umpisa sila ng, ano bang oras ng trabaho dito sa atin? May 10,
alas 10 na kumpisa, may iba naman, alas 7 pa lang, trabaho na, no? Oo. So, ito, ligay natin, alas 6 pa lang, trabaho na, a penny for the whole day, 6 to 6. Amen? Trabaho. Ano ba? Kung 6 to 6, 12 hours yun? 8 hours lang. 8, gawin tayo, 7 to 5. Yan lang. No. Okay. Yun ang agreement. Buong araw magtrabaho, a penny lang. Nagkasundo naman. So, may ganito. Nakapunta na yung iba. Ang may-ari uli, labas. Eh, may nakita pa siya doon sa kwan, sa lansangan, walang ginagawa. Oh, anong ginagawa niyo dito? Okay? Oh, eh, wala kasing nag-hide sa amin. Oh, sige, punta kayo doon. Trabaho. Oras, hanggang sa isang oras na lang. Labas uli ang may-ari. Amen? Pagkatapos kita niya, oh, kayo, anong ginagawa niyo dito? Eh, wala kaming matrabaho eh. O sige, punta kayo dun sa vineyard ko. Amen? Nanawaan niyo ba? Shortcut na lang natin. Guys, sabasahin pa natin. Okay. Pero po, doon sa huli, makinig ba Iggy? Doon sa huling tinawag at saka nagtrabaho, walang agreement doon. Are you with me? Ang agreement doon sa buong araw ng trabaho. Tama, hindi? Okay. It is now the decision of the master, of the owner, kung magkano ang ibibigay niya dito sa mga nahuli. Naunawaan? Okay? Kasi hindi naman po pwedeng sasabihin, sige, a penny a day. Isang oras na lang. Tapos ng trabaho. So, walang agreement dun sa mga nahuli, sa huli. Dun sa mga nauna, mayroon. Why? Makinig maigi. Ito yung principles. It is the decision of the master, of the owner, how much ang ibibigay niya dito sa mga nahuli. It is not the decision and there is no agreement there. Naunawaan? Naunawaan? So, ito. Tingnan nyo ito. The laborer's agreement is a penny a day doon sa mga nauna. Now, tandaan nyo po ito. Our master and lord are fair and square when it comes to privileges and reward. Tandaan nyo. Ang ating Panginoon ay balansi pantay, just siya. Amen? Kailanman hindi siya pwedeng maging unjust. It was his prerogative, it was his priority kung magkano ang kanyang ibibigay, maliban doon sa agreement. Amen? Amen? So, dapat maunawaan ng mga laborers yan. Hello? Okay? Our God is just in all his dealings toward his servant and children. Every man will receive what is due to him according to his labor and service. Pansinin natin. 1 Corinthians chapter 3, 7 to 10. Anong sabi doon? So then neither is he that wanted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. It was God all eh. Ang Diyos ang magbibigay siya ng lakas. Ang Diyos ang nagbigay siya ng trabaho. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Lahat ang Diyos eh. Amen? Verse number 8. Now he that planted and he that watered are one. Pansinin nyo na maigi yan. Mahalaga to eh. Hindi pinag-uusapan dito kung ano ang posisyon mo, kung ano ang abilidad mo, kung ano ang trabaho mo. Ang pinag-uusapan dito ay ano? The master who is the one that entrusted you with his talent. Naunawaan ba? Amen? Ang master, ang siyang may didesisyon, hindi yung nagtatrabaho.
Although may agreement. Amen? Now, pansinin nyo na maigi ito. Okay? Kahit ano pa ang line of duty mo, kahit ano pa ang masteries mo, kahit ano pang expertise mo, iba-iba man ang talent, pero sabi ng Panginoon, ang nagwa-water at ang nag-plant, isa lang. With the Lord. Napansin nyo? Pansinin nyo. Sabi niya, R1, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Okay? Verse number 9. For we are laborers together with God. Hindi ka lang nagtatrabaho na ikaw lang mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Taga-water ka man, taga-plant ka man, ano man ang trabaho mo sa certain ministries mo, kasama mo si God. Siya ang nagbibigay ng increase, siya ang nagbibigay ng result, siya ang nagbibigay ng accomplishment. Hindi mo ma-accomplish ang iyong ginagawa kung wala ang Diyos na siyang tumutulong sa iyo to be able to accomplish what is accomplished. It is God-given. Ang Diyos ang nagpapabunga. Ang Diyos ang nagbibigay ng increase in everything that we do. Okay? We are God's building, ye are God's husbandry. Kung wala ang Diyos, hindi ka magtatagumpay, hindi mo maabot ang gusto mong abutin kung hindi pinayagan ng Diyos. Kahit ano pang karir nyo, kahit anong aral nyo pang hindi pinayagan ng Diyos, hindi nyo maabot yan. Hindi mo makamtan ang trabaho mo ngayon, ang sitwasyon mo ngayon, ang status mo ngayon sa buhay, kung wala ang Diyos na siyang nagbigay sa iyo ng opportunity at privileges. Why? Po, sa isang iglap lang ngayon, pwede patayin na ng Diyos eh. Amen? So therefore, mga kapatid, sa buhay na ito, hindi ang buhay natin magtatagumpay kung walang pahintulot, kung walang guidance, kung walang will ng Diyos na siyang gumagawa at grasya ng Diyos na gumagawa sa buhay natin araw-araw. Recognize natin yan. Amen? Ye are God's building. Ye are God's husbandry. Pag sinabing, ye are God's building, siya may-ari. Ye are God's husbandry field or garden, siya pa rin may-ari. Ye are the temple of God. Ye are the Lord. Siya pa rin. Amen? Kaya napakaganda na ang isang pag-aari ng Diyos, binigyan niya ng trust. Kaya naging katiwala tayo. Amen? So dito papasok. Sige. Move. Balik tayo doon. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid a foundation and another build it their own. Okay? So, iba't ibang trabaho. Iba't ibang line of duties. But sabi niya, let every man take heed. May warning. Paano ka nagbibuild doon? Okay? So, balik tayo doon, mga kapatid. Balik tayo. Our master and Lord are fair and square. Tandaan nyo. Okay? When it comes to reward and privileges, siya ay just. Kaya every man will receive what is due to him according to his own labor of service. Okay? Move. Okay? Bakit? Each and every one of us has a place. Amen? Hindi mo po pwedeng sabihin, wala akong party dyan, ayaw kong sumali dyan. Hindi pwede. Kasalanan mo na, pwede ka sumali. Bakit po? Each and every one of us has our place of service. Mayroon kang lugar na nakalaan para sa'yo. Kung ikay niligtas ng pero at niligay sa simbahan. Pag hindi mo ginampanan yung lugar mo na yan, gagampanan ng iba yan, pero ikay may lugar. Nasa sa'yo kung ikaw ay gagampanan mo yung lugar mo yan o hindi. Naunawaan nyo ba? Bakit? Kasi ang nais ng Panginoon ay manggagawa na willing.
Manggagawa na hindi po may, kasi marami akong trabaho, pasensya na kayo, hindi ako makagawa. Hello? Kung lagi ikaw manggagawa, lagi ka nalang may alibay. Lagi ka nalang may reason. At hindi mo uunahin ang Panginoon dahil masyado kang busy sa mga trabaho mong ganyan, hindi ka naman pipilitin ni Lord eh. Hello? Pero ang lugi mo ay ito, wala kang reward. Others will take your place. Tama, hindi? Amen? So, dapat nasa puso, willing ka na ano, na gampanan at unahin ang iyong lugar na kung saan dapat mong igagampanan. Bakit po? Makinigimigim mga kapatid. Blanco yung lugar mo pag hindi mo gagampanan. Kaya may mapipilitang tao talaga na tatrabahuin ang lugar mo pag hindi mo gagampanan. Pero, ang reward mo mapapunta sa kanya, hindi sa iyo. Naunawaan ba? So, it's up to you to get to realize and be willing to do your part. Amen? Hindi sa pilitan yan. Pagkukusa yan, yun ang hinahangad kasi yung attitude eh. Okay? Different talent, capacity, capability, line of duty and masteries, but each and every one, it's one are laborers together with God. God is the owner and He is the multiplier. He giveth the increase of result. He blesses the outcome, the success, and the accomplishment. Therefore, all are God-given. Lahat yan. Trust ng Diyos. Talent mo, abilidad mo, tunong mo, lakas mo, lahat yan. By the grace of God yan. Binigay sa iyo yan. So, ikaw ngayon, ang isang magdesisyon kung i-take mo full responsibilities, ang privilege na ibinigay sa iyo. 1 Corinthians chapter 3, 6-7. Ano sabi? I have planted, Apollos watered. Who give the increase? God. Who give the result? God. Who give the accomplishment? God. Amen? Verse 7. Sabi niya, so then neither is he that planted anything, neither is he that watered, but God that giveth the increase. Ano man ang mga accomplishment na na-accomplish sa simbahang ito, hindi talaga tayo yan. Pinahintulot ng Diyos yan. Binigyan ng Diyos ng kakayanan ang bawat isa. Ginampanan natin. Pero sa Kanya lahat ng galing yun. Amen? Kaya we work together. Not only we work together, but we work together with God. Oh. Amen? Kaya ang glory, binibigay natin lagi sa Kanya. Kasi kung hindi niya naman pahintulutan, hindi niya naman tutulungan tayo, hindi mangyayari. Amen? Kaya walang pwedeng sino man na pastor, na membro, na anumang, kahit na anumang simbahan na magmamalaki. Na kaya kami may ganito, kasi ito ay saan? Hindi. Kay God galing yan. Kung hindi ginawa ng Diyos pinentulit na mangyari yan, walang mangyayari sa inyo. Amen? Kaya i-recognize natin na it was all God. It is God who give it the increase. Bakit? We are laborers together with God. Oh. So dyan po papasok yung honor and glory ibinibigay lagi sa Kanya. Amen? So unang-una, ano? Ano yung una? The laborer's agreement. Amen? Napakahalaga. Ang ating Diyos ay just. Okay. Number two. Pero pa ba yan? The laborer's attitude. Dito papasok. 10 and to 13. Doon sa ating verse. Anong sabi niya? Hindi yan, yan. Doon sa Matthew. Matthew 10 to 13. Matthew 20, 10 to 13. Okay? Ito na. Sabi ng master, oh, tawagin na ang lahat ng nagtrabaho. Because it's now time of rewarding. It's now time for them to receive what is due to them. Okay? But when the first came, they supposed that they should have received more.
Tingnan mo. And they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmur against the good man of the house. Amen? Siguro nakita nung mga kwan, nung mga nauna, na yung binigyan, yung mga 1 hour, binigyan ng 1 penny din. Pak, binigyan ng lahat 1 penny. Pagkatapos, habang nakikita nila, aba, mas kami, mas marami ang aming tatanggapin. Kasi yun, isang oras na trabaho. Kami, buong araw. Tapos, nung binigay sa kanila, pak, a penny din. Nung mat-receive nila, nag-complain at nag-murmur. Bakit ganun? Unfair. Unfair. Isang oras lang sila nagtrabaho. Pagkatapos, a penny ang binigay. Amen? Kami buong araw, a penny din. Nanawaan nyo, ibig sabihin, they expect more. Pero nakalimutan nila, teka, just si God may agreement. Amen? Siguro gusto nila, halimbawa, ako ang nagtrabaho doon sa an hour na lang bago matapos. Tapos gusto ko nila, kailangan, kung peso halimbawa ang reward or ang bayad, dapat ang sa akin, 10 centavos lang dapat. Bigyan ako ng boss ng 10 centavos kasi 1 hour lang. Naunawaan nyo? Sila piso. O halimbawa, 1,000 sa kanila, ang sa akin dapat 10 piso lang kasi isang oras lang. Naunawaan nyo ibig sabihin? Okay? Nag-gets nyo? Amen ba? Pero nung ang boss, ba, nagbigay ng 1,000 ganyan, boh, mas marami ang sa amin sigurado kasi buong araw yung trabaho namin. Tama, hindi? Oh, anong sabi ng boss? Mayari? Huh? This last have brought but 1 hour and thou hast made them equal unto us which have borne the burden of the heat of the day. Okay? 13. But he answered and said, answered one of them and said, friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Binalik na yun sila. Di ba may usapan tayo? Sa isang araw, 1,000 lang? A penny lang? Amen? Huwag ninyong ibabase ang inyong tatanggapin ayon doon sa kanila. Kasi yun, grace ko yun eh. Aking desisyon yun, hindi sa inyo. Come on, nanuhaan nyo ba? Hindi nila binasi dito sa pinag-usapan, binasi nila, ba, siya nag-receive ng ganun ah. Aba, dapat ang amin mas marami. Nanuhaan nyo ibig sabihin? Depende sa tinitingnan mo kung saan tumitingin eh. Amen ba? Pag mali ang tinitingnan mo, magiging mali din pati isip mo at damdamin mo. Amen? Anong nangyari? They showed bad attitude. They murmured and complained. Naunawaan? Okay? Kaya sabi niya, I do thee no wrong. Hindi ako unjust. I am good. Bakit? Dahil pinakita ko yung goodness ko dito sa mga ito. Habag na lang. Naawa lang ako sa kanila. Buong araw, walang trabaho. So, even at the last minute, sige na, magtrabaho na kayo doon. Ako nang bahala sa inyo. Amen? Amen? Okay? They don't have so much opportunity. Kayo, you have. Kaya ako, ibabase ko na lang dito, itong isang oras na ito, ibabase ko na lang dito sa goodness ko. Amen? Sa pagdidesisyon ko, ayon sa aking ibibless sa kanila. Naunawaan? Okay? So, balik tayo doon.
In the Lord's vineyard of service, the attitude is valued so much. Sa paglilingkod sa Panginoon, tatandaan niyo ito, hindi doktrina so much ang binabalyo. Kung di alam niyo sa paglilingkod, ang binabalyo so much, ugali. Hello? Paano kayo nagkakasundo? Paano kayo nagsasama-sama? Paano kayo nag-uunawaan sa isa't isa? Yun ang binabalyod so much ni God. Oh, walang nag-i-amen ha? Oo! Kung ikaw, practice pa lang ng choir, complain ka na ng complain, dissatisfied ka na sa palagay mo, papagkatiwalaan ka ng Panginoon magandang boses match? Hindi! Bakit? Kasi wala kang pasensya eh. Attitude mo bad. Nagtitiis ka yung iba, ikaw complain ka ng complain, tagal naman. Ulit-ulit na lang. Diba? Ganyan. Usually kung minsan nangyayari, sana naman hindi, sa choir na natin ngayon. Kasi matanda na tayo. Patagal na tayo. Amen? Ba, walang nag-i-amen na choir members ah. Oo. Kung kayo ay walang oras, at nagmamadali kayo sa oras, hindi nyo talaga mabigyan ng tamang pansin. At ang tendency, magko-complain ka talaga, magmumurmur ka, pagpagod ka na. But look, may mas pagod pa kay sa'yo. Yun ang titingnan mo. May mas marami pang nagsasacrifice, sigit sa sacrifice mo. Pero remember, the goodness of the Master yung ating tinitingnan. Amen? Huh? Now, the attitude counts. Huh? You are measured by the attitude you display in your service. Turo ka sa mga bata. Pagkatapos, pinipitik mo yung mga ilong ng mga bata at saka tainga ng mga bata dahil nabubuisit ka. Ala kang pasensya. Abay, ang iyong ginagawa, napapansin yan. Pinapansin yan. Amen? Mayroon ngang kwan eh. Mayroon ngang sabi ni Isko eh. Sabi niya, ako'y nananawagan at nagpapasabi sa mga doctors at saka nurses sa hospital. Alam ko kayo'y pagod na. Pero pag may pasyente, ha, ay hindi nyo pwedeng. Dahil sa sobrang pagod nyo ay pabayaan nyo na lang. Nananawagan ako. Marami na kasing reklamo. Hello? Amen? Binabase mo kasi sa ano? Kung ayaw mo ng profession yan, lumabas ka na lang dyan, umalis ka na lang dyan. Amen? Bakit? Kasi hindi mo nagkakampanan ng maayos yung tungkulin mo. Bakit? Ang attitude mo, di maganda eh. Tandaan nyo, you are measured by the attitude you display in your service. Attitude counts. Attitude elevates. Attitude measures. Come on. Okay? Your attitude determines your altitude. Alam man ninyo na ang inyong attitude will determine kung gaano ang inyong spirituality at maturity? Hello? Idedetermina niya kung gaano ka kapasensyoso, kung gaano ka ka-humble, ganyan, kung gaano ka ka-peaceful, kahit na difficult na situation, mag-present yan, magpapakita niyan kung gaano kayo ka-mature in handling difficult times. Are you with me? Attitude mo, welcome. Okay, those that complain and murmur shows bad attitude that demotes them. Tama, hindi? Oo. Pag ikaw ay complainer, murmurers, even in the company, hindi ka pagtitiwalaan, i-demote ka. Darating oras, sipain ka na lang. Alis! Talsik! Bakit ho? Kasi bad attitude demotes you eh. Good attitudes promotes. Amen? Oo. Kaya lagi kong ini-emphasize at mula pa noon ating pinapakita na we ought to dwell and we ought to be a person with a broad mind. We ought to be a person with, hindi narrow-minded, kundi broad-minded. Amen? We need to be a person that is what? That is having patient enough
to handle things. Hindi mo minamadali. Hello? Tayo yung tao that dwell in the maturity stage rather in the carnal stage. Amen? Amen? Hindi natin hinahayaan na itong flesh na ito ang mangunguna. Kundi ang ating hinahangad na ang spiritual natin ang siyang nangunguna. Amen ba? Okay? Those that complain and murmur shows bad attitude that demotes them. Move. Move. Do you know that through your attitude, you can either be trusted or lose the trust? Hello? Alam ba ninyo na sa magitan ng iyong pag-uugali, pwede kang pagtiwalaan o pwedeng mawala ang tiwala sa'yo? Amen? Huh? Now, bad spirit and attitude shows carnality. It produces strife, envy, and division. Saan natatagpuan? Yan po'y natatagpuan doon sa 1 Corinthians chapter 3, 1 to 3. May strife, may division among you. Why? Kasi carnal kayo eh. Mga babes kayo, tagal-tagal nyo na dapat. Amen? Kaya yan dapat. Alam niyo po, yung carnality, ang baby spirit and attitude, yung pagiging childish attitude, sa katagalan pong naglilingkod, nawawala yan dapat sa simbahan. Hello? Nawawala yan. Because ang mga membro ay nagmamature. Pero pag yan ng spirit na yan nagpiprevail, ang ibig sabihin, yung mga membrong yan ay hindi lumalago. Amen? Amen? If you cannot handle your inconveniences in life, you're not growing. Bakit po? Okay, test. Nalampasan mo ito. Difficult yan, nalampasan mo. Grow ka. Another test na naman, mas matindi. Nalampasan mo, grow ka na naman. Another test na naman, mas matindi. Pag yan po, hindi mo nalampasan, hanggang dyan ka na lang. Di ka lalago. Okay? Hanggang dyan na lang. At anumang Kristiyano na hindi nakakalampas sa kanyang test will stay there and become stagnant there. Ang mangyayari sooner, carnal, labas. Amen? Hindi ba ninyo alam na ang isang taong carnal, so much sensitive, kunting salita lang, tampo, rurot. Oo, ayaw makinig. Lalong-lalo na pag natatouch yung kanyang mga problems. Lalong-lalo na pag natamaan ang kanyang mga igos. Come on! Bakit po? Wala nang humility. Hindi ka makikinig eh. Bakit? Flesh ang nangunguna. Are you sure magmamature ka? No. At tatandaan nyo ito. Habang ikaw ay kinudumina ng iyong sarili, at ang kalooban mo ay hindi kontrolado at submissive ni Lord, hindi ka gagamitin ng Panginoon so effectively. Magtataka ka na lang na ikaw may matalinto, marunong, pero naunahan ka ng walang dunong, na walang talento, sumaswak ito. Sila willing eh, ikaw hindi. Amen? Naunawaan nyo ba? Many Christians, mamimili pa ng trabaho. Mamimili ng posisyon. Pag walang posisyon, di magtatrabaho. Sarili yan. Ako sabi ko nga, kung ako hindi pastor, pag ako mag-apply sa trabaho, i-applyan ko ang aking profession. Pag ako hindi ilalagay sa profession, saan mo kalalagay? Doon. Sige, umpisa ako dyan. Pero hindi ako mananatili dyan. Tatrabahuin ko ng mabuti yan. Hanggang sa ma-way out ko, hanggang maabot ko yung gusto kong abutin. Bakit po? Hindi ako mahadlangan ng ano, posisyon. Hindi din ako mahadlangan ng sahod. Hello? Why? Dahil ang hinahanap ko ay ano, yung later, yung mas matindi at mas maganda. Hello? Amen? Naranasan namin yan. Nagtrabaho kami sa foundation, mula kami sa town, tapos nagiging provincial, tapos nagiging regional, tapos nagiging national. Kasali, bakit ho? Hindi kami namili ng posisyon. Anong pinili namin trabaho? Sige, trabahuin natin ito. Pero trabahuin natin, nadadaigin pa natin ang mga nasa taas pag dahil magtrabaho.
Hello? Amen? Let's give them the best performance that we have, that we can. Ah, trabaho na. Pagkatapos, nung pinasa na namin yung mga papers, ang ganda ng pagkagawa nila. Saan galing to? Doon galing yan. Ang palad naman ng kuha na ito, ng leader dito, hanggang sa dahan-dahan na niya, dahan-dahan, pinatawag ng pinatawag, hanggang sa, oh, hanggang sa bigyan ka ng national responsibility, ano, trabahuin nyo nga lahat to, pak! Pero trabaho namin lahat, national, baguhin lahat ng papeles, ta! Tabi lahat yan, ito, isa-isahin. So, hindi naman trabaho namin, sobrang trabaho naman. Ha? Puyat-puyat naman. Pero trust yun eh. Hello? Saan ka makakita? Danas namin itong pamilya. Nagtrabaho kami ng isang taon sa isang kumpanya. Parang kami nalang naasahan dahil binigay namin ang lahat. Pagkatapos, after isang taon, wala ka natanggap kahit si yung singko. Ikaw pa masama. Naranasan ni Solomon yan. Naranasan din namin. Pero sige na lang. Hayaan na lang natin yan. Forget it. Why? Alam natin paano magtrabaho. Alam natin paano maglingkod. Amen? Yun lang. Hindi ako lugi pag ayaw nyo sa akin. Mas lugi kayo. Bakit? Kami may abilidad na wala sa inyo. Hello? Amen ba, mga kapatid? Ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Ganun din paglilingkod kahit sa mga kumpanya. Make yourself an asset in the company. And you'll see. Hindi ka bibitawan. Bakit? Kasi you have something na wala sa kanila eh. Amen? Ganun ang sistema. Ganun dapat ang buhay Kristiyano. We have a quality life na kahit ano pang sabihin at ano pang gagawin ng sino mang tao, hindi kaya nilang alisin yan sa atin. Amen? Kaya pasalamat kayo na ang Diyos nilagay kami rito. At pasalamat kami. At pasalamat din kami kayo nilagay ng Panginoon dito. Hindi ibang tao. Tayo. Bakit to? Match tayo eh. Amen? Match tayo. Angkop ako sa inyo, kayo'y angkop sa akin. Bakit to? Design ni Lord eh. Naunawaan niyo, ibig sabihin, mga kapatid? Amen? Amen? Now, tingnan niyo po yan. Ha? Ha? Yan po ay wag nating kakaligtaan. Oh, move. What will... Doon muna. That will not produce sweet fellowship. Tandaan niyo po, itong bad attitude na ito, ha? Bad spirit and attitude, carnality, it produces strife. Envy, division, that will not produce sweet fellowship. That will not produce atmosphere among the people and the vineyard of the Lord. Hindi magka-create ng sweet fellowship. Kaya sabi ko nga sa inyo, nung unang panahon, gusto ko malaking simbahan. And we have it. Pero hindi ko nakikita ang sweet fellowship closeness ng mga membro sa time na yan. Kaya siguro, inalis ng Diyos at inayos ng Diyos. Bakit? Ang longing ng pastor ninyo ay hindi that time, malaking simbahan eh. Maraming membro. Hanggang dumating ako doon sa puntong nagka-windang-windang at nagkaroon ng problem ganyan. Tapos sabi ko, Panginoon, alam mo naman ang desire ng puso ko. Hindi na malaking church. Ang gusto ko, sweet na church, close na church. Maayos ang fellowship, maayos ang samahan. Walang nagpapayabangan, walang nag-iinggitan. Come on! Hindi na focus sa material na bagay. Although kailangan namin ng material, kundi ang focus namin is spirituality. Ang focus namin maturity. Ang focus namin masarap na samahan sa fellowship at sa simbahan. Yun ang gusto ko. And it happened dito sa atin. Kaya wag ninyo pong sisirain. Huwag niyong hahayaan masira. Kayo bakit? Kunti na lang tayo, hindi pa masarap ang fellowship natin, ano mangyari? Hello? Pero pag masarap ang fellowship, kaya na kunti lang, parang ayaw niyong maghiwalayan eh. Bakit po? Kasi maganda. Amen?
Nanawa niyo ba? Yun ang klaseng simbahan na dapat maging simbahan ng Panginoon. Pero nais kong sabihin sa inyo, wala gaanong ganitong klaseng fellowship ang mga simbahang na iba. Naalala niyo yung sinabi ko before? Nasabi ko, gusto ko ma-develop ang ganong klaseng spirit sa simbahang ito para pag alis nyo, kapupunta man kayo sa ibang mga simbahan, magsimba kayo doon, pansamantala, sasabihin nyo, iba yung doon sa amin. Alam ba ninyo na may tao, nagtitext pa kay, nagkakuan pa kay Mrs. sa Facebook, iba talaga ang pastor's wife namin doon? Iba talaga si Mama Mary? Iba talaga yung church namin doon? Iba talaga ang pastor namin? Iba talaga yung original? Kasi ko lang, papastor ko siya, hindi na ako. Iba talaga. There are still people longing, mga dating mga membro, na iba talaga. Hello? Iba talaga tayo. Bakit ho? Because tayo, yung tao, na hindi tayo concerned sa sarili natin, concerned tayo sa maayos na samahan sa buong simbahan. And all the people say, amen. Okay? There will be not, that will not produce sweet relation. Kaya now, sa ating church ministry, bantayan nyo yan. Tingnan nyo po ang Ephesians chapter 4. 4, 1 to 3. Okay, ano sabi? I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you. That what? That you walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Amen? Mga kapatid, kung saan kayo tinawag, dapat karapat-dapat ka. Na ano? Either, verse 2, with all what? Lowliness of mind. Amen? With and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Yun ang ministry. Yan ang vocation natin eh. Amen? Tapos sabi niya, verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pambihira yan. Yun ang vocation natin, yun ang paglilingkod natin, mga kapatid. Kaya sabi niya, keep the unity. Endeavor that. Make sure you work it out. Huwag ninyong hayaan masira yung pagkakasama-sama at pagkakaibig-kaibigan. Ang fellowship huwag masira. Amen? Endeavor, keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Para ano? Peaceful kayo. Masaya kayo naglilingkod. Amen? Calm kayo na naglilingkod. Amen? Ang ganda eh. Kung yan ang imimintina at ikabubuhay ng bawat membro sa simbahang ito at sa ibang mga simbahan, marami po ang maaakit at mag-i-enjoy sa pagsisimba. Bakit? Kasi ang Spirit ay napakaganda. Amen? Yun ang hangad ng ating Panginoon. Yun ang kanyang desire. Okay, in the ministry, so wag niyong kakaligtaan. Okay? Last, pambihira. Mag-o-overtime na naman yata ako. Okay, tingnan natin. Last, ano? Ang una ay ano? The agreement, the laborer's agreement. Ang sunod, the laborer's attitude. Ito, last, the Lord's attitude. Tingnan ho ninyo. Okay? Ang sabi diyan, sa 13, 14, 15, 16 verses. Friend, I do know you wrong. Didst thou not agree with a penny? Okay, tingnan yung attitude niya. Take the line is, and go thy way. I will give also unto the last, even as unto thee. Tapos, is it, bakit namatay? Is it lawful for me to do what I will with my own? Is thine eye evil because I am good? Pansinin niyo po. Okay. So the last would be the first, and the first would be the last. At doon napili ang mga tamang attitude. Okay? Tama yung spirit when they do the work. At ito ang titingnan ninyo. Kayong mga naglilingkod, kayo nagtitake ng responsibility sa mga ministries natin, saan man, good attitude really counts. Kaya huwag niyong hahayaan ng spirit na yan ay mawawala. Okay? Huh? The Lord's attitude and spirit is worthy to be emulated and imitated. Ibasin natin
Sundan natin ang spirit ng ating Panginoon. Okay? He has no respecter of person. Wala siyang favoritismo. Come on. Sa ating Panginoon, walang kamag-anak, walang kabi-kaibigan. Wala. Paglilingkod, paglilingkod. Law ay law. Lahat mag-abide. Relatives ka man o hindi. Kaibigan ka man o hindi. You be under the program. Bakit? No respecter of person na ating Panginoon eh. Hindi pinag-usapan kung matagal ka na o bago ka pa lang. Hindi. Everybody should abide the law. Under the law. Amen? Follow the law. Okay? Now, he has no respect of person. God's design in his vineyard that all his laborers are united as one. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya alam niyo, pag nakikita ng Panginoon na ang organization, tuloy-tuloy, ang church, nagkakaisa, lahat, mga kapatid, napiplease ang Panginoon kasi yun ang kanyang heart eh. Yun ang kanyang desire. Pag nakita niya yung kanyang mga anak, nagkakasundo lagi, at saka kung saan, ano ang mga dapat gagawin, ay na-accomplish, ibibless pa talaga ng Panginoon kasi napiplease siya sa attitude at saka spirit ng mga tao. Amen? Okay? One heart, one mind, one soul. Ang ganda. Saan niya matagpuan? Acts chapter 4 verse 32. Ano sabi doon? And the multitude of them that believe were one heart, one soul. Neither said any of them out of the things which possessed was his own, but they had all things common. Ano makikita natin? Makinigimegi. The spirit of unity, the attitude of the people doon sa first century Christians, sa time pa ni Jesus Christ, yung ugali ng mga believers ay talagang they are united. Kaya God was pleased so much about them and God blesses them with so much. Nanawaan niyo ba? Bakit kaya na nilang itinda yung mga bahay nila, lupa nila? Kasi sobrang yaman nila eh. Bakit sila sobrang yaman? Kasi pinagpala sila ng Panginoon dahil ang kanilang espiritu, ang kanilang ugali, they are united together as one. At ang sabi doon, behold how good and how pleasant is for the brethren to dwell together in unity. There the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So makikita ninyo mga kapatid, na pag nagkakaisa, natutuwa ang Diyos. At pag natutuwa ang Diyos ay magpapala sa kanyang mga anak. Pag naalis ang pagkakaisa, ang kanyang mga anak hindi mabigyan ng Diyos ng tamang pagpapala. The Lord's attitude and spirit worthy to be imitated and emulated. God's design in His vineyard that all His laborers are united as one. Yun ang kanyang hangad. Yun ang kanyang nais. Kaya makikita nyo, tingnan nyo. Move. This is the attitude and the spirit of first century Christians. The early Christian had so much impact in the lives of people that pleased the Master, so He blesses them with so much growth. Yun ang dahilan eh. Oh, this is the kind of spirit and attitude God wants us to have as Christian living in the last days. Yan ang nais ng Diyos sa kanyang simbahan. Ng kanyang simbahan, may ganong attitude katulad ng mga nauna. Katulad ng nag-umpisa. At nais kong sabihin sa inyo, napakalungkot sa panahon na ito. Sa last century Christians, ang spirit iba na. Kanya-kanya na. Yan ang problema ng mga Baptist na kinakailangan baguhin. Hello? Kaya anong nangyayari sa last century, Christians? Ang sabi doon, marami ang nanlalamig sa pananampalataya kahit na ang preaching ay maayos, kahit na pinipid ng well, pero ang ugali at puso ng mga mananampalataya ay nanlalamig dahil sa ano? Hindi namumuhay sa spirituality, nasa carnality. Nauhahayaan nyo na maging ganyan kayo? God forbid. Amen? God forbid. Hindi nyo hahayaan na maapektuhan kayo
ng puso ng mga nanlalamig sa panahon na to. Because we are in that period. The Laodicean Christians, neither hot nor cold. Mga ano? Nanlalamig sa pananampalataya kahit nakakarinig ng gospel. Talo ka. Pagpa-apekto ka dyan. Kaya kung hindi ko hayaan na ang preaching ko ay manlamig sa pangangaral, amen ba? Hindi ko hayaan na ang aking prayer life ay manlalamig. Hindi ko hayaan ang aking pagsasamba at paglilingkod sa Diyos ay manlalamig habang ang Panginoon ay malapit nang dumating. Hindi. Lahat dito iiwanan natin. Ang madadala lang natin ay yung mga naipon natin sa langit dahil naglingkod tayo ng matapat at tuloy-tuloy tayo ng lilingkod hanggang sa kanyang pagdating. Ganyan dapat ang spirit ng mga mananampalataya sa panahong ito. Hindi mo dapat sabihin, ang tagal ko na. Oo, malapit ang dumating ang Panginoon, kaya sitting pretty na lang. Hindi! Dapat ang spirit, katulad ng first century Christians, na ang pakiramdam nila, they are just a beginner. They are starting the ministry. Kaya lahat excited, lahat nagpupursige. Nandun ang init ng paglilingkod at init ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan din dapat ang spirit ng simbahang ito. Kaya huwag niyong hahayaan na kayo man lalamig sa pananampalataya ninyo. Amen! Malakas dapat na amen! Tingnan nyo yung spirit. Behold! Pakapansin ninyo how good and how pleasant. Pag binasa ninyo yung John 17:9-11, that is the spirit of God the Father and God the Son. Basahin natin nga, 9-11, John 17. Prayer ng Panginoon ito eh. Ha? Sabi nyo, I pray for them. I pray not for the world, but for them that which thou hast given me, for they are thine. Tuloy, and all thine are mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Tayo yan tinutukoy. And now I am no more in the world, but these are in the world. I come to thee, Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are one. Oh, you see, yan ang desire ng Panginoon sa kanyang simbahan. Nagkakaisa. Balik tayo doon. Okay? The unity among God's children is what our Lord's desire, and it pleases Him as His children if we maintain it. John 17:20 and to 23. Tingnan nyo. 20 to 23. Sabi niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou givest me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. So, 23, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Makikita nyo, mga kapatid, yun ang longing ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang simbahan. Kung sila isa, united sila ng God the Father, nais din ng Panginoon na ang kanyang simbahan ay nagkakaisa at united in spirit, in soul, and in program. Yan po ang hangad ng ating Panginoon. At yan ay dapat nating tularan. Amen? Nandyan yung blessing. Hindi po pwede na hindi i-bless ng Panginoon pag na-please siya. Okay? Ha? As I close, are you that kind of laborer? Do you have that kind of attitude and character that pleases the Master? Good spirit, good attitude, and what He desires among His laborers that do His services, Him services. Your good attitude make your service acceptable before God. Tandaan nyo, sa simbahan, ganun din. Ang attitude nyo sa loob ng simbahan will determine
kung ang panglilingkod nyo ngayon ay acceptable in His sight or hindi. Si Cain nag-sacrifice. Si Abel nag-sacrifice. Pariho lang. Ang pinaka-purpose, offer and offering. Pero ang isa rejected, isa accepted. Tama, hindi? Anong dahilan? Pag binasa ninyo, more excellent ang isa. Accepted. God witness to that. Ang isa rejected. Pero alam ba ninyo? Genesis chapter 4 verse number 6. May sinabi doon, 6 at saka 7. And the Lord said to Cain, why art thou wroth? Ano yan? Bad attitude. Bad spirit. And why is thy countenance fallen? 7. If thou doest well, shall thou not be accepted? Kung ginawa mo tama, hindi ka ba accepted din? Amen? If thou doest not well, you have the chance. Anong gagawin? Ayusin mo. You have the chance. Sin lieth at the door. You have still the chance. Correct it. Amen? Kinurek ba ni Cain? Kinurek hindi. Hindi. Okay? And today, nasa sayo ang choice. Nasa sayo ang paglilingkod. Nasa sayo ang desisyon. Unto thee shall be his desire. Thou shalt rule over him. Nasa sayo. Tanong, inayos ba ni Cain? Kinurek ba ni Cain ang kanyang mali? Hindi. Kaya rejected. Tama, hindi. Gusto niyo bang ma-reject ang inyong ginawa ngayong umaga? Bad attitude. Ang siyang magpapakita ng rejection. Tumayo tayong lahat. Right attitude is submission. Right attitude is humility. Yan ang right attitude. Ang right attitude will promote you. Bad attitude will demote you. Ayaw ko ng paglilingkod ko habang tumatagal ay nababawasan. Nais ko ng paglilingkod ko habang tumatagal lalong tumitindi. People, when I preach, I feed you. When I preach, I studied well. When you serve, will you do it well? Do you want to receive the well done from the Lord? Serve with the right spirit and with the right attitude. Amang banal, dakilang Diyos. As we check our hearts, gumawa po kayo na sa paglilingkod namin, hindi namin baliwalain ito. Kundi ang paglilingkod sa iyo ay paglilingkod na tao sa puso at seryoso. Hindi kami naglilingkod pag may oras lang. Naglilingkod kami dahil binibigyan namin ito ng oras. Bless us now as we have this invitation, Father. Make our people recognize that the message is for their growth. The moment they submit, they will be benefiting on the message, Panginoon. Kaya bless us now as we have this invitation. Maluwalhati kayo sa lahat ng desisyon at ibibigay ko sa inyo, Panginoon, ang pagkilos. Mangusap po kayo at manguna. If the Lord has spoken to your heart, the altar is open. God is looking for laborers, but laborers who have good spirit, good attitude. Will you come? Don't you ever take for granted ang paglilingkod nyo. Dahil ang paglilingkod na hindi sina sa puso, nagpapakita ng ugaling hindi tama. At hindi counted yan, hindi approved yan. Kakanta kayo sa choir, mag-a-answer kayo, magpi-play kayo, mag-special number kayo, anumang paglilingkod ang i-involvean nyo, tandaan nyo ito. Tinitingnan ng Diyos at sinusukat ng Diyos
kung ikay karapat dapat nakatiwala, mapagtiwalaan ang masigit pa o hindi na. Seryosohin natin ang paglilingkod. Ipakita natin kung gaano ka-excited tayo maglingkod sa Kanya. Na parang ang pakiramdam natin, tayo nag-umpisa pa lang. Huwag nating hayaan na tayo maapektuhan ng espiritu ng panlalamig sa panahon ng last days. At nasa sa inyo yan. I-check yung mga puso nyo. Well, pwedeng ikayo ay nakikinig ng mensahe, pwedeng kayo ay nasa simbahan, pero ang puso nyo, ang lamig na. Nandyan pa ba ang dating sigla ng paglilingkod? Nandyan pa ba ang dating ligaya? Nandyan pa ba ang excitement? Nandyan pa ba yung enthusiasm, kapatid? Heavenly Father, Lord, I will trust you of all the result. Ikaw ang kumikilo sa puso. Ikaw ang nagtatouch ng puso. At Lord, ipinakita ninyo kung gaano kahalaga ang ugali sa paglilingkod. Dahil dito po, minimeasure ninyo. At dito makikita if we are elevating or we are in the process of demotion rather than promotion. Lord, hangad ho ninyo na ang bawat isa ay mag-promote. That we may be the last, but we will be the first. Oh God, give us that kind of spirit, a humble spirit, a submissive spirit, a willing spirit. Give us the tender heart. Kasi yan ho ang hangad ninyo sa amin lagi. Pagpalain niyo ang simbahang ito. Na matagpuan kami na isang simbahan na pinupromote lagi at ikinabubuhay ang masarap na samahan, ang nagkakaisang puso, nagkakaisang espiritu, nagkakaisang kaluluwa. At lagi, Panginoon, sama-sama kaming naglilingkod na masaya dahil ang relasyon namin sa isa't isa ay maayos. O Lord, salamat po na inyong sinabi, hindi lang kami ang nagsasama-sama, kundi kasama ka namin. We are your laborers with you together. At nawa, Panginoon, patuloy naming ibigay sa inyo ang lahat ng tagumpay, lahat ng gloria, at Lord, maluwalhati kayo. Salamat po sa umagang ito. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at gloria, Panginoon. Ito'y aming dalangin in Jesus' name, and all the people say, Amen.